Magandang araw ka po ulit sa video na ito. Pag-uusapan naman natin, PBA pre-agency po ulit tayo kabola. Of course, alam naman natin ang importance po nito kabola. Pwede kayong mag-sign ng mga favorite team po ninyo sa mga players po na babanggitin natin. So, mga hindi pa nakasubscribe kabola, pakipindot naman po yung subscription na button. Doon na po yung ating top 10 current po na free agent. Number 10 natin, Joseph Eriobu. He is currently playing po sa 3x3 under Magnolia, yung 3x3 team ng Magnolia po. And he is actually doing well there. He is one of the most consistent player po sa 3x3 ngayon, so si Joseph Eriobu. And makikita mo talaga doon naman kung ano po yung may dadala niya sa court. He is athletic, he is strong, pwede siyang pang forward, pwede siyang pang wing. Sa PBA, yun nga lang, dapat talaga siya mabigyan po ng opportunity. And looking at the lineup po po Magnolia, mukhang hindi nila kakailanganin po siya ngayon. Kaya yung ibang teams ang pwedeng makapagbigay po sa kanya ng pagkakataon. Number 9 natin, Newton Andrada. He's also playing in the 3x3 kabola. Ito naman po, simple lang naman to eh. Mahirap kasi maghanap ng mga ganitong klase po ng players even in the PBA right now. 6'5", 6'6 po ito. Who can really protect the rim and who can defend on the perimeter. Maganda yung kanya pong foot speed. Kaya naman po, mahirap din maghanap ng Andrada. So, sa mga gustong makakuha po dyan ng defensive mindset na big man, pwede po si Andrada. Kung offensive mindset naman ang gusto mo, itong number 8 natin, that is Brian Faundo, na medyo may katandaan na, and that could be the reason kaya wala pong gustong kumuha na sa kanya dito sa PBA. Pero sa last time naman niyang naglaro, medyo okay pa rin naman yung galawan niya. Of course, Faundo is known for his mid-range jumper, and of course effective pa rin naman po yan, and he is strong enough to handle Giants. Number 7 natin, another big man kabola, Jason Ballesteros. Nakakabalip to si Ballesteros kasi of course, ang pinaka-offering niya lang naman po talaga is his rim protection and shot blocking. And currently, even though he's averaging less than 20 minutes per game, he is the top shot blocker po na MPBL. Of course, this guy stands 6'7 to 6'8 kaya talagang okay yung kanya pong shot blocking. Pwede itong panapat po sa mga big time slashers po ng iba't ibang team. So, maganda rin talaga makuha or bigyan po ng opportunity to si Ballesteros. Of course, nung time niya kasi talaga nagkaroon siya ng madaming injury, pero baka ngayon pwede na ulit siyang bigyan po ng pagkakataon, lalo na kung ang need po ng team mo is a rim protector. Number 6 ko po, Jorey Napoles. Of course, dati po siyang player kabola ng Phoenix. Ito naman po, wing forward ulit kabola, who is a do-all type, di ba? Mga klase po ng players that do the little things. Yan po si Napoles. Ang kagandahan lang ng konti dito kay Napoles kasi medyo advanced yung kanya pong ball handling. So baka may contribute pa po siyang iba sa kanyang team po kung siya po ay kukunin po ulit sa PBA. Number 5 ko, Vince Tolentino. Kabola, so recent draft lang ito eh. If I'm not mistaken, last year's draft siya nakuha. Unfortunately, pinakawalan na nga po siya ng rain or shine. Pero pwede pa rin to, Vince Tolentino. Nasa 6'2", 6'3 to. Pero hindi kasi siya para pwede sa wing eh, kasi medyo slow-footed siya. Pero ang maganda dito kasi pwede mo siyang itry sa guard. Green card, slow-footed siya. Ang gagawin niya or ang tatry naman niya i-maximize yung kanyang size and strength advantage. At medyo okay yung kanyang basketball IQ, yung passing niya okay din. Kaya I think pwede siya talagang experiment in the way na subukan pong gawing point guard yun si Vince Tolentino. Number 4 po natin, Will Macaloni. So, Will Macaloni, an undersized traditional big man, kabola, na may willingness to take 3-point shot and okay din yung depensa. So, yan po ang Will Macaloni po. Dati siyang drafting ng LNX Road Warriors. Number 3. Ito, back-to-back to na 6'8 kabola. Una, si Ken Holvis. Malalim pa rin po ba ito? Drafting po ito ng Hinebra kabola. Pero wala na tayong balita kung saan siya naglalaro. Pero kung pwede pa po siya makabalik po sa PBA, one will give him a chance. Mahirap pa rin po maganap po yan ng 6'8 kabola. At bata pa naman itong si Ken with willingness na yan to try and take shots from beyond the arc. Number 2 natin, Mauricio. So, naalala niyo pa rin ba ito? Of course, medyo hindi siya nag-work talaga sa PBA. Although, again, napakahirap po maganap ng 6'8. So, he signed in an international league. Baka pwede pa itong bumalik po sa PBA if given the chance. Just give it a try, di ba? Kahit naman pang fifth man of the bench po na big man to, pwede kasi mahirap pa rin po maghanap ng 6'8. And number 1 pa natin, Kelly Nabong. Kelly Nabong is easily one of the most underrated on-court skilled player po in the last few years. Kasi nga,
Napakadami niya kasing off-the-court antics. Pero pag wala-wala yung sa game niya, I think he can even become a starter in the league. Unfortunately, napakadami niyang off-court antics po, mga problems, kind of issue. Pero nakakatuwa lang na parang silently nawala siya sa liga. Imbes na yung mga times po nakakatapos lang yung mga naging issues niya kabola. Pero sana mabigyan pa siya ng chance. Baka nagbago naman ng kabola. O baka bala sa pagkakamu, sino ang dapat sa'yo po ng favorite team mo? Comment lang po. Sobat.